Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating Daily Bible Blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay huwag kalimutan at kalimutan. Huwag kalimutan at kalimutan. At ipapansin po mga minamahal ang hiling ng isang mga awit sa mga awit 25:7 kung saan niya binanggit doon ang huwag kalimutan at kalimutan. Kaya piling niya po sa ating Panginoon, huwag mong alalahanin ang mga kasalanan ng aking kabataan, niyang aking mga pagsalangsang. Ayon sa iyong agandang loob ay alalahanin mo ako dahil sa iyong kabutihan o Panginoon. Kaya po sa isang banda mga minamahal, isang banda, nais niyang lubusan siyang patawarin ng Diyos at huwag nang ituring laban sa kanya at alalahanin ang kanyang mga kasalanan. Doon nga po sabi po sa Micah 7:19 ukol sa Diyos, siya'y muling magataglay ng habag sa atin, kanyang yayapakan ang ating mga kasamaan, at kanyang iahagis ang lahat nilang kasalanan sa mga kaliman ng dagat, upang din ang muling maalala at gunitain ang ama kailang mga kasalanan. Sabihin po, kalimutan na nawa ng Diyos ang kanilang kasalanan. Ngunit po hinindin po ng maawit sa ating binasang bersikulo kanina, na kahit sana'y kalimutan ang kanyang mga kasalanan, nawa siya naman, siya mismo, ay huwag kalimutan. Kaya ayon po sa bagay ng mga awit 25:7, ayon sa iyong agandang loob, ay alalahanin mo ako dahil sa iyong kabutihan o Panginoon. Para sa akin ito po ay napakagandang modelo na dapat nating gayahin, no? Mula sa ating Panginoon. Sa isang banda na huwag nating kalimutan ang ating mga mahal sa buhay. Kahit nagkalayo na ng tirahan, hindi na tayo gaano nag-uusap. Lalo na po ang mga mahal sa buhay na may edad, na may edad na at nag-iisa. At ibang dalawin sila, at ipagkita natin ang ating atensyon at pagmamahal. Ating huwag kalimutan ating mga mahal sa buhay. Ngunit sa kabilang mga minamahal, nawa tayo matuturing lumimot, kalimutan. Patawarin, kalimutan na natin ang anumang kasalanang nagawa, pagkukulang, o pagkakamali na ginawa ng ibang tao laban sa atin. Babala nga po sa Matthew 6:15, ay kung di tayo nagpapatawad sa iba, hindi rin tayo patawarin ang ating Diyos. Kaya di po huwag kalimutan ang mga tao, ngayon kung maaari atin ang limutin ang kanilang kasalanan laban sa atin. Maraming salamat.